Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity na inyong hinahangaan ang ating makakakwentuhan. She's no other than, well, she's a TV host, one of the prettiest faces in showbiz. Kinoconsider ko yun, ha? And no, I think everybody will agree with me. A very good TV host and actress. Mga kaibigan, let's all welcome Nikki Ferrior! Hi, Tita A! Finally! Thank you so much for inviting me here. Wow, it should be my pleasure. It's my honor. Wow. Oh, diba? TikTok with Tita Aster Amoyo. Oh, diba? Finally! I've been wanting to have you since last year. Alam mo ba yun? Natuloy din, finally. Kaso lang, each time in-invite kita through Meet sa Viva, yeah. Parating ka may shoot, skin, may lock and taping, or what have you. But anyway, alam mo naman ako, pasensyosa. Or I'm patient in waiting, yes, diba? Yes. Kasi I know the right time will come and this is it. Yes, diba? Natuloy din sa natuloy lakas. Din finally. So this is it. Yes. Kaya mga kaibigan, ayan. Sinasabi natin si Nikki Ferrior. Yes. Hi to Tita Aster subscribers. Yes. Subscribe kayo guys. Huwag lang manood. Subscribe. Para updated kayo lagi. Correct. Thank you so much for that, anak. Subscriber na po siya. Yes. Today. Definitely. Subscribed agad. Oo, diba? Kumusta ka na, Mix? I'm good. By the grace of God, okay naman. Medyo lumusog. Lahat naman tayo because of this pandemic, di ba? Because you stay in the house most of the time, yeah, di ba? At sa tinatamad ka mag-exercise, napapakain ka ng hindi mo kailangan kainin. Yun yun, tita. Look at me. Diba, hindi na ako makapag-tuck-in. Maganda pa rin, di ba? Mana lang ako kay tita. Anyway, anak, balikan muna natin because itong ating kwentuhan na to, this is all about you, about your life story, di ba? Kwentuhan mo naman kami, paano nagsimula si Nikki Ferrior in showbiz? Well, I started in showbiz back in 96, I think. Okay. Kasi I was fresh out of college and then I got offers to do commercials, ganyan. I think yung pinaka nakilala noon, back then, was PLDT. Yung, oh yeah! Hello, ate! Yung parang yes, ganun. Yes, yes. Tapos may sequel pa yon. And then after several commercials, tumawag na sa akin ang, back then it was ABC5. Okay, right. Channel 5. Mm-hmm. Doon na, nag-ano sila, kung pwede raw ako i-guest, sa Tropang Trumpo yata. Oh yes, kina Michael V, kay Ogie Alcasi, Jelly De Belen, yes, kina Carmina Villaruel. Yes. Yes, I remember. Because I had a show then, sa TV5, isang tanong, isang sagot. Oh, that's right! With the late yes. Ansel Veloso. Yeah, ABC5. Edward Tan pang mayari. Yes. Correct. I started out there, and then nag-corporate hosting ako. Corporate show mm-hmm. hosting ako. Okay. Bago ako nag-acting. So it was all hosting until I joined nga ABC5. Yung Good Evening Please. And then eventually nasabak na rin ako sa acting, mm-hmm. sa acting. Mm-hmm. Through TV5 then. Through TV5. So sa TV5, TV5 ngayon, that was ABC. Before kasi ABC5 yeah. pa dati, yes. From ABC5, nalipat naman ako sa Eat Bulaga. Oh yes, oo. And then, no, I think I did unang hirit before I joined Eat Bulaga. Okay, parang namang GMA7. Yes. Oh, except yung Eat Bulaga is by tape, di ba? Yes. Oh. And then, from Eat Bulaga, parang I took a break from showbiz for mm-hmm. 3 years yata. Why? Kasi tita yun yung height nung nagkaroon ng issue with... Ah, okay. Yeah, I know that because I was still a member ng PAMI before, yo. Professional Artist Managers Inc. Yeah, Inc., then, yes. Then, nagkaroon ka ng issue sa dati mong manager. And then, of course, since member ng PAMI, mm-hmm. and then, you know, that kind, yeah.
Pero alam mo, sayang yun, no? Kasi that was at the peak of your... Pag-ganun ka na, Mickey. Pag-ganun ka na. Pero anyway, that's already in the past. Water, di ba? Yeah. So, nag-bounce back ka after 3 years. 3 years. Pagbalik ko, tita, I got an offer from ABS-CBN. Yes. Sa MTB. Masayang right. Tanghali Bayan. Right. So, kasama ko doon sila. RJW, Randy, John, and Willie. Sila Bayani, Cindy Crileto, and Aubrey Miles. Jaboom Twins, Mahal and Mura. And then from there, yun na, nagda-dramatic acting na ako sa mga drama, sa mga series. Pero mostly with ABS-CBN. Yes, oo, po. That time. Mostly oo. ABS. Yes, oo. Tapos yun na. And here I am today. Balikan ko lang, sabi mo, a fresh graduate ka when you got into commercials, yes. Di ba? So, anong saan ka nag-aral? Anong tinapos mo? Ah, I went to Assumption College in Makati. I took up advertising and PR. Wow. Yes, di ba? Hindi ko nga nagamit dito eh. Siguro baka sinasabi mo lang na hindi ka nag-office job, di ba? Yes, pero oh. Nagagamit mo 'yon without you knowing it. You know what, you're right, tita. Yes, probably diba? Oo. Yes. Para applied. Yeah, applied siya. Yeah. Actually ginagamit mo siya sa totoong buhay. Correct. Yes, the you're PR, right. Di ba? Yes. Advertising is already there, actually. Yes. You being also a celebrity, you're also advertising yourself. Tama. Diba? It's part of it nga. Yes. Oh, yeah. So, come to think indirectly. Of it. Yes. Indirectly. Yes. Diba? Okay. Balikan naman natin, dahil kaibigan ko rin naman, kakilala ko yung ex mo, yung ex-boyfriend na si Archie Alamanya. Ano yeah. Siya? Comedian, actor, dancer. Oh, oh. Oh, lahat na. So, maagang na-inlove po si, maagang na-inlove si Mickey. When was this? 90s pa rin, di ba? No. Early 2000? 2004. Yeah. Okay. So, mga ano na ako nung tita. Late na rin yun. Late na ba rin yun? Mid, ano na rin. Mid-20s. No, 30s na ako nun. 30s ka na ba? Yeah. Wow, hindi alata. Okay, hindi alata. Eh, but anyway, na-inlove ka kay, kay Archie. Yeah. Oh, paano mo na-meet si Archie? Saan kayo nagkakilala? Sorry, I mean, this is actually past na. Pero syempre, gusto ko lang, paano kayo nagkakilala ni Archie? Naku, tita, dun sa noontime show namin, yung MTV. Sa MTV? Opo. Okay. Kasi, yun na nga, kasama ko yun, yung mga co-hosts ko. And then, nagpalit pa, nag-revamp ng hosts. Mm-hmm. Nung pangalawang, revamp na, dun po pinasok si Archie. Parang mm-hmm. segment, host, siya. Segment oo. Host. Oh. Until they invited him to host na sa studio. Okay. So ako parang, sino yun? Bagong host. Okay. May yung nasa ka pala doon. nasa commercial ng ganito. Oo. Sabi ko, okay. Eh, nakita ko nagsaya one time. Kasama mm-hmm. si Joros. Oo, si gabawa. Joros Camo. Oo. Ewan ko, magaling, parang... Magaling pala mag-ano. Magaling sino mas pa. Galing sumayaw? Si Archie o si Bong Navarro? Hala! O si, Jong Hilario? Naku, magkakaibigan yan, yes, mga yan. Yes, yes, kumpare so, ni Archie si Bong. Ayun. Ninong ni Brent si Bong kasi. Magagaling sila lahat. Oo, okay, oo. Bakit ka na-inlove kay Archie? Ayun na nga, kasi tita. Nadaan ako sa sasayaw? Sasayaw. Sabi ko kasi, ang kasama ko yata si Jenny Hernandez. Okay. May inintro namin yung portion, yung dance number nila ni Joros. Right. Okay, Archie Alamanya, Joros, kumbawa! So, exit kami ni Jenny. Sabi ko, teka, lang, panoorin natin. No. So, nando kami sa curious studio. Curious ka? Oo, curious lang ako. Magaling ba ito magsayaw? Mm-mm. Eh, hala, biglang nagsasayaw, nakatitig sa akin. Oo. Habang sumasayaw, siya nakatingin. Sabi ko, ano ba? Ano ba? Bigla kayo na-conscious. Oo. So, okay. Yun na nga. Ayun na yun. Yes. So, okay. Anyway, we just touch it kasi alam naman natin, happily married naman na he is. Si Archie and he has his own family. Yeah. Diba? But this is the, history to eh, na pag-usapin namin. Yeah. Binabalikan lang namin. Saka in all fairness to Archie's wife, si G, I like her kasi she's nice to my son. Oh, that's very good. Mm-hmm. Oh. May isang kinuwento sa akin si Brent, sabi niya, tita, you know what, mom? I was craving for okonomiyaki. It's yung Japanese. Yeah. So, sabi niya, and I told Tita G, and she cooked it for me. Wow. Sabi ko, hi?
Plus 500 points to si Gie. Kasi she ka diba tita, kahit sinong mabait sa anak natin. Oo naman. We appreciate them. Exactly. So, Oh, you're so lucky din na mabait yung ano. Kasi ibang madrasta. We call that madrasta, di ba? Pag usually, hindi nila kadugo. Di ba? But it's the common ano. Pero hindi naman lahat. Uh-oh. Like in the case of G, di ba? Yes. Oh, and you have a son. Yes, we have a son. Oo, na binata na si Brent. Di ba? Mas malaki pa sa amin. Pareho ni Archie. Oo, and he's turning 17. On December, yes. On December, yes. 17. Si ano ba si Brent ba may leaning ba siya mag-showbiz din tulad nyo at saka ng daddy niya? Actually, meron. Interesado siya kasi the last thing I wanted to do, tita, was to force him to do something he's not really into. Uh-oh. So sabi ko, anak, ikaw, whatever you want to do. Sabi niya, Mom, I want to try acting. I think interest talaga siya. Uh-oh. Sabi niya, Mom, is it hard to like cry pag ano, pag may eksena ka? Is it hard? Sabi ko, well, you imagine a scenario. So I give him some tips, pero feeling ko meron siya. Parang gusto niya. Let him. Yeah. Alam mo ngayon, you cannot push your child to do this and to do that. May sarili silang interest. Kailangan just support. Yes. Basta just support them. Eventually, they will discover themselves then kung ano yung gusto nila din sa buhay. Tama. Oh, iba na ngayon, di ba? Yeah. Before kasi, it's usually the parent, ito ang kunin mong korso. Oo. Gusto ko maging doktor ka. Oo. Gusto ko maging lawyer ka. Correct. Not anymore now. Not anymore. Ngayon, I tell Brent, anak, you have to find your passion. Mm-hmm. And you have to work towards that. Kasi, if there's one thing that nobody can steal from you, it's your dream. Eh. Yeah. It's your dream, your passion. True. And when you're successful enough to pursue that, then you're made. He's not in college yet? He stopped. Oh. He begged me. He technically begged me, Mom, I wanna quit school for now. Let's see if I wanna go back. Almi ganun siya, tita. Oh. Eh, nung time na yon, that was 2-3 years ago, yun yung height na may naririnig ako na estudyante, tumalun sa ganito, dahil hindi kinaya yung stress. Oh. So, I took that into consideration. Kasi, I mean, ako, I finished school. Yeah. I didn't have to go through a certain right. depression or anything right. like that. But there, we cannot discount the fact that there are people going through that. Yes, totoo yun. And it, nakikita ko sa anak ko, medyo it's affecting his, ano na, uuwi siya minsan, parang ang lungkot, may issue, nagkaroon na parang, kasi he used to be big. Mm-hmm. And then parang teacher pa nga yung ano eh. Na nagsabi sa kanya na he was fat. So, syempre, sugod si Mickey for yon sa school, diba? Kinausap ko yung principal. May mga ganun na dapat hindi nangyayari. He got affected. Oh, yes. Oh, yeah. That simple comment. Oo. The teacher said it in front of the class. Oh, if you said it privately, it's a different story. Yeah, but if right, you say it in right, front of the class. Right, so, I had to go there. Si Archie went also. Napaka-insensitive din ng teacher. Oo. But you know what, tita? Ang magandang kinalabasan nun, it propelled Brent to work out. Oh, yes. Oo. So, now, he grew taller. He's building, ano? Ni muscles. Oo. So, at 16, yeah. Anong height niya ngayon? I think he's, hindi naman gaano, mga 5'9", 5'10". Mm-hmm. Okay. Taller than his dad. Yeah. Oo. Okay. Better. Hi, Archie. Hindi aminado naman si Archie. Which is good. Yeah. Usually, ganun naman, di ba? No. Mas gusto nga niya yun diba? Na more pa sa kanya. Mm-hmm. Yeah. How is Brent with his dad? Oh, they're very close. Okay. They're very close. Alam mo, tita, if there's one thing na hindi ko talaga ginawa nung naghiwalay kami ni Archie was to ano yung ipagdadamot? Overprotective mo? Paging overprotective mo sa kanya? Ipagdadamot mo? Yes. Ipagdadamot mo sa dad, na ganyan. Hindi Archie ko talaga good, ginawa. Which is good. Kasi yung issue yung dalawa ni Archie, labas hindi ka sa labas yung bata. At saka kailangan ni Brent ng mom at ng dad. Exactly. So, kaya lumaki si Brent na talagang normal yung kanyang although hiwalay kami yes, ni Arch, right. hindi nararamdaman ni Brent na may void na, ay, wala akong dad. Kasi he knows very well that he has a dad. Mm-mm. And he's close to his siblings also. Oo.
Ilan ang half-sibling ni ano? Tatlo. Tatlo na? Oh my God, Archie, ang bilis ha. Okay. Pero balikan ko lang during your time with Archie. Were you prepared for that relationship? Or kaya na or hindi or immature kayo pareho kaya na uwi sa hiwalayan. Okay, ganito 'yan, tita. I wanted a family. Okay. But you're right when you mentioned na immature pa. Okay. So not ready. Oo. Eh si Archie by that time meron na siyang dalawa. Sorry, Archie. So akala ko parang oh yeah, I want to have a family na. Akala ko ganun lang 'yon. Mm-hmm. Doon pumasok na immature ka pa. Eh medyo seryoso pa ako dati. Mm-hmm. Ang dami ko pang hindi nalalaman sa buhay kaya parang insecure ka. Insecure. Maraming pumapasok. Oo. So I wish I knew then what I know now. Pero hindi talaga ano 'yun, tita? Hindi talaga pinayagan ni God na mangyari yung ganun. Hindi lang kami talaga meant to be, siguro. Mm-mm. Siguro ganun nga. You're not meant to be, right? Totoo yan. Archie is married now. I know. Yes, kaya PG. Tapos may tatlong kids na. Diba? Tatlo na, diba? Or before meron na before? Meron na. Archie, ha? Ito talaga. Mali ako, ha? Mali ako. Akala ko dun sa present wife niya. Hindi. Hindi. May isa rin sila dun. Ah, okay. Isa-isa. Parang okay. Ganun. Lahat panganay. Sorry na, Archie. Si Archie dapat... Ikaw susunod ko. Kung pagbibigyan mo ko. Oo naman. No, we're just, ano, kasi this is actually her story na kunikwento. Sinishare lang ni Mickey. Yeah, wala namang ano eh. No offense meant. Oo naman. Diba, wala naman. Oh. What's important, ang nakakatuwa lang, magkaibigan kayo ni Archie. Very much, Because you need the common bond, your son. Yes, dapat naman, diba, ganun? Oo. O kasi yung iba kasi, totally, di ba? Pati yung anak na deprive sa love ng other party. Exactly. Because, diba? Not realizing na ang na-affect yung anak. Yung anak, correct yun. Nakakaramdam tuloy sila ng may kulang sa buhay nila. Yes. Pero what's important is lumalaki si Brent na, like what you said, kumpleto ang nandiyan yung nanay niya, nandiyan yung tatay niya. Yes po. Sa sinabi nga ni Brent na, you wanna try acting. Yeah. Anong reaction ni Archie? Oh, he's very supportive also. Oh, yeah? Yeah. Uh-oh. Pareho kami. Okay. Oo. Ever since, bata pa, baby pa si Brent, Mom, I wanna try baseball, soccer, drawing with ano, ganyan. Sabi ko, go, anak, sige. Tapos isusupport ko yan. Bibilan ko siya ng mga gusto niya, mga kailangan niya. For him to figure out, is this really what I want? Eh, minsan, bibitawan na niya after 2 weeks na gusto niya. Mm-hmm. Madaling magsawa. Oo. So, hindi yon. Dinaanan lang niya. Mm-hmm. So, ngayon, today, itong mga past few years, he's into e-gaming. Oh. Kasi may pangarap siya. Uh-oh. Although, as a society, parang we see it as a, naku, gaming lang yan. Ano lang naman yan. Mm-hmm. Siya, he doesn't see it that way. Mm-hmm. Nakikita niya, Mom, he thinks big eh. He looks at the bigger picture. Sinasabi niya sa akin, Mom, if I join the TI, the international is what it's called. Yes. Andun yung mga pro gamers. Yes. They compete internationally. And yung pot, yung winning pot, ang laki ng... Mm. So, hindi siya yung sa, gusto ko maglaro ng ganitong game. Hindi siya ganun eh. Mm. I wanna get good at this game so I can eventually compete. Mm-hmm. So, for his, for... 14, 13 mm-mm, pa lang siya, ganun na siya mag-isip. Kaya nung nagsabi siya sa akin, Mom, can I quit school? I'll see if I want to go back later on. Can I quit school and figure out? Sabi ko, sige. Pero encourage mo pa rin siya. I mean, ito ka mo yung pros and cons. Yes. O, diba? Yes. What's important is you finish muna yung high school. Uh-oh. Kasi in college, kasi you can take up college anytime. Yeah. Diba? Actually, tita, what you're saying now, that's the exact same thing na sinasabi ng mom ko, ng grandmother niya sa kanya. Si Archie was also saying na, anak, sige na, you go back to school. Ako kasi, isusupport ko siya. Although sinasabi ko rin ayaw mo siyang pilitin. Ayokong pilitin kasi alam ko may pangarap. Yes. Pagsasabi niya sa akin, Mom, can I quit school? Why? Wala, I'm just tired. Or, yun siguro sasabihan ko siya na, teka muna anak ha, kalokohan niyang pinaplano mo. Pero pag alam ko na may goal kasi siya, gusto niya mag-concentrate doon,
Kaya ko siya sinusupport. Yes. Akala ko all the while, pinanganak ka sa Amerika. You have, of course, you have an American dad, right? 50, half-half. Half Pinoy, half white. Ah, okay. So okay. Parang ano, so parang yung pagiging American is just 25%. Yes, 1/4 na lang ako. Oh, 1/4 na lang pagiging Amerikana mo. Opo. So 75% Pinoy. Yes. Pero napakaganda pa rin ng ano, oh, ng kinalabasan, di ba? Thank you. Not many people know na si ano po, na si Miki, I have sister ng dating actress na si Jackie Forster. Yeah. Di ba? So younger mo siya. Father side. Father side. Let's go. Actually, Ferriol's ano po talaga siya, Forster. Why did you use Ferriol's? Kasi syempre, I have a sister also. All right. Sa side ng stepdad ko. I grew up with her. Oo. Okay. So, iyon. Parang... Were you adopted by your stepdad? Mm-mm. Ah, okay. Mm-mm. I see. Buhay pa bang biological father mo? Yes. Up to now? He's in Vega, yeah. Are you in touch with him? Actually, the past couple of years, hindi na. Hindi na. Oo. Busy din yun eh. So, mas close ka dito sa stepdad mo? Opo. Oo. Ilan ang kapatid mo sa stepdad mo? Isa lang. Ah, isa lang din? Sister din? Mm-mm. Ah, okay. Ang tipid. Ng... ang tipid niyo lahat, di ba? Mas wala pa dito. Oo. Ang daya. Oo. So, your mom and your stepdad are together in the U.S.? No, they're here. Ah, they're here? Yeah. Ah, okay. With the sister? No, my sister is already married with... May family na siya. Nasa States din sila. Oh, I see. Mm-hmm. So, may pamangkin ka rin doon. Dalawa rin pamangkin. Yeah. Tipid din. Matipid din. Matipid. Ay, ako isa nga lang eh. Oo, di ba? Only child ka lang, di ba? Yes, lumalabas. Mama mo at saka dad mo. Mm-hmm. Nung mag-artista ka, nung eventually nag-showbiz ka, anong naging reaction ng mom mo and of course your stepdad? Oh, they're very happy for me. Mm-hmm. And they're very supportive din. Mm-hmm. Pero nung time na nangyayari yung mga issue before, si mom yung pinaka-affected. Tapos, while being affected, she went out to buy tabloids. Sabi ko, mom, you have to stop buying tabloids kasi you're gonna read stuff you don't wanna read about. Right. Some of them are true, some of them not so true, mm-hmm. some of them are just complete, mm-hmm. flat out lies. So sabi ko, just stop buying. So yun, parang na-disappoint sila nung nangyari yun. And then, I quit then showbiz for a while, thinking back then, tita mm-hmm. na, this is not for me pala. This is not where I belong. Maybe I belong in another field. So, nung nakita nila na I decided to go back, parang they let me have a free reign na. Kasi before, it was my mommy who was kind of managing me. Mm-mm-mm. Hand yes, in hand with right. my then manager. Mm-mm-mm. So, yun. Ako na yung nag-decide and then... yun. Kasi sobrang controversial yun eh, di ba? Back then, tita. Yeah, back then, di ba? Sa'yo, of course, kung ang mami mo sobrang naapektuhan, ikaw pa dahil you were the one concerned, di ba? Yes. So, ano ang naging epekto nito sa'yo? I guess, dumaan ako sa depression. And then, yun nga, nabanggit mo kanina, tita, na yung livelihood... Kasi syempre, kakatapos ko lang ng college. So, parang I wanted to prove something to myself. I wanted to prove something to my family. And I thought I was doing it. But then it was cut short because of that incident nga. Mm-hmm. So, parang feeling ko, mali yung ano ko. Siguro walang kwenta yung ano yung ibinibigay ko sa showbiz. Ganyan. May mga ganong moments. So, during yung lull ng ano mo, showbiz career mo, mga 3 years din yon. Yeah. Anong pinagkaabalahan mo? Ah! Wow! Gimmick. Ah, okay. Nag-ano ako nun, tita. Two things. I concentrated on two things. Mm-hmm. Corporate show hosting mm-hmm. at saka gimmick. Mm-hmm. Bakit gimmick? Mm-hmm. Kasi, nung after college and all throughout my high school college days, I was not really allowed to go out. Okay. So, hindi ko naman biniblame na protect, mm-hmm. I had protective parents, but mm-hmm. they were very protective. Yes. So, hindi ko dinaanan yung normal na gimmick with friends yes, yes. or lalabas ng ganyan, out of town, ganyan. Hindi ko dinaanan yun. So, nung nagsha-showbiz na ako and I quit for 3 years, that's what I did.
Okay. So, in those 3 years, na ginawa ko yung gimmick, and on the side, I was doing corporate shows, dun ko na-realize na, okay, no big deal. Parang, I didn't really miss out on much. Ito na pala yun. Nagka-clubbing kayo, nagda-dance kayo, okay. Parang after that, siguro ginawa ko yan, tita, for a good 6 months na gumigimik lang ako with friends. Tapos nasawa ako. Mm-mm. And then I stopped na. Tapos when did you finally decide na mag-showbiz comeback? Kasi after 3 years, bumalik ka eh. Yes. Okay. Yun nga yung binanggit mo kanina, tita, parang once a host, parang always a host, something like that. Yes. Uh-huh. Siguro ganun, yung parang napapanood ko sa TV na parang, ang saya, I remember this. After nitong segment na to, pupunta sila sa dressing room, magpapahinga sila, ibang host, set of hosts naman. Nai-imagine mo what's going on. Sabi ko, sabi ko, sana I can go back. Tapos yun na nga, thank God naman nakabalik. What prompted you to go back? And at the same time, siyempre kahit paano na andun yung urge. Yeah. Parang siyempre, gusto mo yung gagawin mo eh. Correct. Gusto mong balikan. Yeah. So, paano ka nagdesisyon na gusto kong bumalik? I contacted someone. I can't remember if it's Tita Angge. Mm-hmm. Or Tita Chip. Again? Mm-hmm. Again? Mm-hmm. So either of them. Basta anyway, mayroon kang naging bridge ulit. Yes. Para makapag-comeback ka. Yeah. Okay, and that was it. From then on, tuloy-tuloy na. Yes. Tuloy-tuloy na. Sa awa ng Diyos. Oo. And, pero syempre, andun yung panghihinayang because you were like that na already. Oo. Almost at the peak of your career. Yeah. Tapos bigla kang na ano, di ba? And tita, I would hear that same thing you said just now. Mm-hmm. I would hear that. I heard that from different people. Na parang Mickey sayang kasi yun na nga eh, you could have done this, you could be more like right now. Kaya lang sabi, nakakapanghinayang talaga. Iniyakan mo ba yung nangyari sa'yo? Opo. Mm-mm. Yeah. Kasi I was, parang written about. Many times over. And yun yung sinasabi ko na parang, no. Parang kung pwede mo lang sabihin, hindi yan yung nangyari. Oo, parang, kaya lang, ano naman ang laban ko? Mm-mm. I don't think I was in any position to fight back. Nor did I want to. So instead of dealing with it. Lessons learned. And I took a step back. Yeah. Diba? Yeah. Oo. Sabi mo nga, dumaan ka sa depresyon. Yeah. Mabuti yung dumaan ka sa depresyon na hindi ka umabot sa... kasi iba yung depression ngayon sa depression before, eh. Di ba? Yeah. Ngayon, yung tinatawag nilang mental illness, di ba? Yes. Yung iba nga, that leads to suicide or kung ano pa. Di ba? Mm-hmm. But in your case, it didn't, hindi naman yan nag-cross your mind mo. No, thank God hindi, tita. Mm-hmm. Hindi talaga. Kasalanan sa Diyos. Oo. Yun. At saka at the same time, you have a very strong support system from your family. Family, definitely. Oh, that's the most important. Mm-mm. Pero you know what, tita? I think I developed a social anxiety. Oh, yeah? Oo. Itong nagkaroon tayo ng pandemic, ganyan. Mm-mm. I feel like I developed yung parang pagiging introvert. I would consider myself an ambivert back in the day. Mm-hmm. Parang pwede kang introvert, minsan kang, extrovert. Uh-oh. Nung nag-pandemic, dun, syempre lahat tayo nasa bahay. Yes, yes. Hardly... And I loved it. Oh, yeah? So parang feeling ko... Parang in-enjoy mo. Ay, oo. Parang mas gusto ko to, ang tahimik. Oo, di ba? You don't have to go out a lot, yeah. Di ba? And then nung nagsisimula na ulit mag-taping, yung mga lock-in taping, kami yata yung unang isinabak before tita yung A Soldier's Heart sa ABS-CBN. Oh, yes, yes. Kami yung unang inano ng lock-in. Doon ko na-realize na, okay, parang, ganito nga pala, no, pag nagtitaping. Mm-mm. You have to socialize, ganyan. Right. And you'll have to be away for a long time. Oo. Almost a month, di ba? Yes. Oo. So, like, you don't see your family, you don't see your other friends. Kayo-kayo lang na andon, di ba? Kaya doon ko na-realize na, oh my gosh, parang lalong lumala yung pagiging introvert ko. I see. Parang home now is like a sanctuary for me. Okay.
ang dami kasing makasamahan mo sa industriya na despite their age, they find another love. Ah. Diba? Are you open to it? Oh, I will never close my doors to love. Pag talagang inilagay ni Lord na, oh, talagang bibigyan ako ni Lord, why not? Diba? Mm-mm. Kung wala, okay lang din. Mm-mm. At least you have a son, diba? At least I have a son. And more than that, I think, tita, nandun ako sa stage na naiparamdam na sa akin ni God yung contentment na, nang, alam mo yun, na ikaw, na siya lang. Yes, yes. Na siya lang and yung... above everything else, siya lang. Yes, above diba? Everything else. Yes, siya yes. lang. Tapos, bonus na yung may son ako, ganyan. And if there's another one na darating sa buhay mo, why diba? Not? Oo, diba? Pero anong namimiss mo? Of course, you're back in showbiz, you're with Viva. Marami sa amin nakakaalam that you're a very, very good host. So, anong namimiss mo aside from acting? Actually, tita, I never really left yes. showbiz. Uh-huh. Hindi lang ganun as active as I used to be. But every now and then, I would get projects here and there. Pero hindi nga lang siya yung regular na lalabas. Kaya I think a lot of people thought that I left. Yes, yes. Kaya sinasabi ko, I never really left. Hindi lang ganun kasi active as before. Mm-mm. So, nami-miss ko yung hosting, to be honest. Yes. I miss hosting. You're good at it, di ba? Thank you. Oo naman. Sa gitna ng pandemic, anong pinagkaabalahan mo? Painting. Oh, yes? Yes, tita. I didn't know that you paint. I had my first solo show na. Oh, yeah? Saan? Back in 2019. Talaga? Before the pandemic? Yes. Okay. I had one, my first solo show sa Secret Fresh in Ronak Art Center sa Ortigas. Okay. And then, every now and then, I would join group shows, ganyan. Okay. So, nung nag-pandemic, tinuloy ko pa rin. Oo. Tapos, nag-join pa rin ako ng group shows. Pero this year, yan, katulad yan sa Pinto Art Uh-oh. Museum. Wow. May mga shows. I didn't even know you paint. Yes po. Talaga? Mm-hmm. Oo. Marami ka naman palang talent eh. Aside from acting at saka aside from hosting, painting. Kasi painting is an art. Salamat sa Diyos. Diba? Yes po. Oo. Ang dami... alam mo, marami akong nakausap na mga celebrities na sabi nila, during this pandemic, nakatulong yung pagpipaint. Ah, because talaga? They were able to sell. Oh, their, that's good. Yes, and yeah. one of them is actually, si Jao Mapa. Yes! Kaya nakatawid daw siya because of his paintings. Tama, oo. Diba? Yes. Actually, it's not all about money, but it's the passion, diba? But money comes after, diba? Yes. Why not? Bonus diba? Siya. Bonus mm-hmm. nga siya. At saka when I paint, tita, I'm being transported to a different world where you're free. Parang, kumbaga, outlet mo yan eh. Yes. Diba? Alam mo yung feeling, tita, in the real world, ito sa buhay natin, with all the stresses, and the yung mga nakaka-ano sa atin, nakaka-bother, yung parang feeling mo lagi, parang, yung, alam mo yun, survival. Parang, yes. you're on survival mode all right, the time. Right. When I paint, parang dun ko yung... Nire-release yung, mo yung ano mo? Dun ko sa painting nagagawa yung... Yes. Yes. This is me. Uh-oh, right. Ito, kasi nagagawa mo yung gusto mong gawin eh. Yes. Doon sa painting mo so, eh. So, thank God talaga for something like this. Kasi lahat naman ng meron You're tayo. You're so talented. Kaya nga sabi ko, wag mong hayaan. Okay. Just keep it going, di ba? Yes po, yes. Oo, ituloy mo lang yan. Kasi like, yung maganda si if you're not busy acting, yeah. you can always go back to painting, oh, di ba? Mm-hmm. Kasi yung painting, kailangan din ng mode yan eh, di ba? Nakailangan din focus ka dyan yes. eh. Lalo na pag meron ka ng subject in your mind na Correct. Gusto mo, di ba? Opo. Anong discoveries mo? I mean, during this pandemic. During the pandemic? Oo. Alam mo, tita, may discoveries na, uy, ang dami palang magagaling magluto. Kasi, pagtingin mo sa Instagram, order nga ako right. nito. Naging creative. Very. Ang dami, oo. Yes. Uh-oh. And then, dun ko rin na-realize na, ay, teka muna, parang, I should have saved up more pala, no? Hindi, wala eh, wala tayo, none of us knew na lahat tayo malalock in. Exactly. So, medyo kinakabahan ka. Thankfully na lang, we were doing a soldier's heart back then. So, may kahit pa paano, merong, may income pa rin. Yes. Oo. So, tapos yun, na-discover ko rin na may mga
may mga niluluto ako before na akala ko okay na. Na may mga niluluto akong bago na gusto pala ni Brent. Mm-hmm. Na, Mom, I've been wanting to try this. Mm-hmm. I didn't know mm-hmm. that you can cook. Yung mga ganun. Okay. Mga basic little things lang. Oo. Kasi alam mo yun nga ang sinasabi ko before sa pag may nakakausap ako. We keep on complaining because mm-hmm. of this pandemic. But ang tanong ko is, what are you doing? Are you doing something? Right. Diba? Oo, tama. Complain tayo ng complain kasi because of this pandemic. Pero and yet, wala tayong ginagawa. Wala, diba? Yes. Oo. Pero yung iba, naging very, very creative, diba? Nakakatuwa. Oo. Si Ai-Ai nga, nag-bake ng mga pandesal, diba? Yeah. Ang dami, tapos yung iba, nag-resort sila sa mga online selling. Yes. Diba? Tapos mm-hmm. ikaw, sabi mo nga, you went to painting. Yeah. Do you still paint up to now? Oh, yes. Anong favorite subject mo? Tao, usually, tita. Ah, okay. Mm-hmm. I'll show you some of my works later. Ah, okay. Mga tao, mm-mm. ganyan. Mm-mm. Minsan, flowers. Mm-mm. Yeah. What is the best time for you to paint? Kapag late night. Okay. Mm-mm. Tapos, tita, ewan ko, hindi ako... Ewan ko ba, kumikeme ba ang tawag doon? Yung parang, alam mo, may sisimulan kang project, but, teka muna, may lilikpitin pa ako. Yung parang, kailangan, ang dami kong gawin. Okay. Ang dami kong kailangan linisin. May pagka-OC ka ba? Hindi naman. Umaarte lang yung aking self pagpe-paint na. Oo. Oh, Michelle, ayusin mo muna yung ganito. O diligan mo muna yung plants. Pag okay. alam ko magpe-paint na ako, uh-huh. tsaka papasok lahat yan sa utak ko. Ah, uh-huh. so meron ka palang seremonyas. Yes, oh. yun. May seremonyas. Uh-huh. O pag nagawa ko na yan lahat, wala nang excuse, upo na ako. Magkakaiba talaga, no? Kasi yung iba, namama siya lang, o di kayo nasa loob ng isang ano, may nakita lang ng ganito. May pumapasok, oh yes, paint may pumapasok. Agad. Yes. So ikaw, may seremonyas ka pa bago ka. How long does it take you to finish isang a painting? Project. A project? Anywhere from 1 week to 3 years. Oh my gosh, ganun katagal? Ganon. I have a piece at my parents' place na hindi 3 years na yata yon o magfo 4 years na hindi ko pa siya natatapos. Hindi pa rin natatapos. Bakit hindi mo siya matapos-tapos? Kasi there are subjects minsan tita na parang ay oo, gusto ko to gawin and inspiration, it's hard to explain. Parang hindi mo mailabas. Oo. Yung kadugtong. Yes, kasi pag pinilit mo hindi, masisira. Oo. Parang masterpiece mo ito. Parang siguro. Parang. And yet, there are pieces na parang, ilang araw lang. Sakali, siguro, pinakamabilis ko, 3 days. Mm-hmm. Maliit lang yun, ha? Maliit na piyesa. Who do you look up to? Si Rembrandt and Bouguereau. Oh. And, may mga bagong painters tayo, na buhay pa, ha? Na sobrang gagaling. Na fina-follow ko sa social media nila. Mm-mm, mm-mm. So, a mix ka pala. You're an artist talaga. Inside and out, you're an artist. Okay. Kung i-rewind ang buhay mo, Nikki, anong gusto mong balikan at anong gusto mong i-delete? Oh, delete? Yes. Siguro kung may babalikan ako, gusto kong balikan yung panahon na hindi ko pakilala si God. Back then, I knew na, I have God in my life. Kaya lang hindi talaga yung God of the Bible. Gusto kong bumalik doon para, kasi it's hindi easy. Ka pa ganun ka-committed. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Gusto kong bumalik sa time na yon para marami akong dinaanan sa buhay na hindi na kailangan. Parang ganun. Kaya lang, pag hindi ko nadadaanan yon, hindi na ako ito ngayon. Alam mo yung ganun? Yes, yes. Kung may i-delete man ako, siguro yung nangyari sa akin. Yung pinaka-nangyari talaga sa akin dito. Yung sa issue with Pinakamalaking kontrobersiya sa buhay mo. Yun, oo, tita. Yes, yun na. Yun talaga ang ano. Yeah, kasi... But that made you a stronger person, right? Yun na nga eh. Oh, diba? Yun na nga eh. Pero maybe it was destined to happen also, diba? Yes. Nakaano na sabi nila, nakaano yun sa tadhana mo. It's been written all right. along. Right, oo, nakaukit na, oo, diba? Pero yung ano lang ha, hypothetically, kung meron kang pwedeng alisin yes, na lang, right. parang wag na lang sana nangyari, uh-oh. Siguro yun. Mm-mm.
And then, kung meron akong gustong balikan, yung time na namumulat pa lang ako sa mundo, sa buhay, sana nakilala ko na si God nung time na yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Kesa ngayon, late in my life. Oo. When did you become closer to God? This happened siguro mga 4 years ago. Not too long ago. Not too long ago. Okay. I had a boyfriend that time who was Christian. Okay. And prior to meeting him, parang I had dreams. I dreamt of. I didn't even know how to interpret it until somebody told me that's the rapture. Sabi ko, what's the rapture? So it's biblical. I was dreaming of that repeatedly. Hindi ko alam kung bakit. And then I met this guy. He was Christian. He taught me about the Bible. Tapos, yun, I decided to get baptized. But it's not something I can do to myself. You have to be called by God. Si God ang gagawa. Si God ang magbabago sa'yo. Kung ikaw ay isa sa mga elect. So, hindi mo magagawa yun on your own. It's all by the grace of God. Nabanggit mo yung ex-boyfriend mo. Mm-mm. What went wrong? I was so much older. So, does it matter? May mga ano kami, issues na parang he wanted something and I wanted something and that just didn't, hindi talaga. Hindi magswak. Oo. Ano yung term na kanina ko pa hinahanap, tita? Hindi, ano, iniadya is nilayo, right? Oo, hindi. Iniadya is hindi, ano, hindi tugma. Ayun. Hindi talaga magkatugma because of many differences, mm-hmm. maybe. Mm-hmm. Oo. How old was he? He was 10 years younger than me. So, it doesn't really matter. Because so long as nagkakaintindihan kayo, nagmamahal, yun naman yung pinaka-importante. Yeah. It doesn't matter. Depende lang sa ano nyo, nasa sa inyo yun eh. Ang dami, ang dami. Ang dami ba? In showbiz, di ba? Alam mo yun, di ba? I don't have to name names. Marami. Diba? Tama naman. Yeah, di ba? Wagan. So, yun ang naging reason kung bakit kayo nag-fall out. The age difference? No, yeah, it's no. not. Was that one well, of the reasons? Well, it was a factor. It was a factor. Yeah. Okay. Yeah. Are you friends still now, up to now? No more na. No more na. Yeah. Oh. We're not enemies either. Either. Pero talagang umiiwas na lang din ako, tita. Ah, okay. But of course, I think maybe the right guy will come your way. Well, someday. It will definitely. Tito, you're funny. Anong isang bagay na magpapaiyak sa'yo, Mickey? This is not a popular answer, tita, ha? Yes. But this is of the course. Most honest answer yes. I can right. give you. Siguro, to find out that my loved ones are not saved. Yun. Ngayon nga, naiyak na ako just thinking family. About it. Family pa rin talaga. Family. Yeah. It's still family, di ba? Natural naman yun. Kahit naman sino sa atin, di ba? Pag may mahal sa buhay na nawala oh, sa'yo. Yeah. Then definitely. So, anong message mo sa kay Brent? If he's ano watching right now. Yeah. Hi, Brent! Siguro he's thinking na, ay nako si mom, she's crying again. Kasi alam niya na, when we talk, mm-hmm. we're so close. When I talk to him most of the time, I end up crying because I get so emotional. Mm-hmm. Especially when it's about him. Mm-hmm. But to you, Brent, you know, I love you forever and ever. And ang wish, ang prayer ko lang talaga is for you to develop deeper faith in the Lord. And to be a godly man, a God-fearing man. Lagi ko yan sinasabi sa kanya. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, huwag mo lang kakalimutan ang faith mo. At rumespeto ka sa lahat ng tao, lalo na sa mga babae. That's very good. Yun yung lagi ko sinasabi Uh-oh, sa your mom, if your mom is watching, anong message mo sa kanya? To my mom and my dad na rin and siguro. And your dad, of course. Oo. Hi! Uh-oh. Ano eh, they recently moved houses. So, they're kind of starting a new chapter in their lives. So, natutuwa ako kasi medyo may edad na rin sila. So, thank you pa din, mom and dad, for always being there to support me. Hanggang ngayon sa mga gusto kong gawin, whether it's just staying home with Brent or painting or doing projects.
And thanks to Viva, of course. And your fans? Oh, may fans. May fans ba ako? Of course! Naku. Ikaw talaga. Ako, isa na ako doon. Thank you so much. Diba? Yes. Pangalawa daw si Mamarichi at saka si Jom. No, ma, oh, apat na kami kaagad dito. Diba? Instant. Oo. Thank you, guys. Oo. No, to the people who are supporting me, thank you po sa inyong lahat. I won't be here kung wala rin kayo dyan. Sinusuporta sa mga ginagawa ko, sa mga projects. Thank you so much. Sa tiwala. Ano ba yung gusto mo pang, ba kami gusto ko pang i-acknowledge, i-promote? Talaga? You have Instagram, go ahead. Pwede ba yun? Oh, yeah. Go. Well, I have a TikTok. Yes. Ano, stress reliever ko yan. Yes. TikTok na TikTok, ah. Yes. Hindi yung right. Ano, TikTok ni, mas ano, tling, ano mas astig tong TikTok ni Tita Aster. But yeah, I have a TikTok. Uh-huh. It's called Miss Mickey. Uh-huh. Or MK, let's go. Basta yun. Instagram. Instagram is MCKEYF. Oh, napaka-simple lang. Mickey F without the letter I. Wala ka nang nakakalimutan, pasalamatan, or anything? JOC, thank you so much for my dental health. Mary Pauline Salon for my hair care. Pa ba? Yun lang, tita. Bago kita pasalamatan, let me thank my personal sponsors. Okay, tita. Maraming salamat. Ever Belena, Hello Glow, Doc Rob's Chiropractic and Wellness Clinic, and Food Supplements. Nutritech, thank you so much, Jos de la Luna. Mesa Tumas Morato in Quezon City. Lugawan ni Tonyo, also in Quezon City. Pandan Asian Cafe. Nesta Silly Salon for my hair and makeup. Gandang Rick Reyes. Chato Sugay Jimenez. Bebot Santos of Colorete Clothing. Richie's Kitchen by Richie Ang. Vine Aesthetics, thank you so much. And Studio Manila. Siyempre pa mga kaibigan, kayo rin sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Anak, thank you so much thank for this opportunity. And thank for, you so much. And for sharing your life story with my us. Honor, Tita. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa'yo. Your final message to everyone. God bless you. And yeah, yung sinabi ni Tita A, hit the notification bell para you're updated pag nag-upload ng bagong video. Papanoorin ko yung mga videos mo, Tita. You should. Very interesting. You should. Again, mga kaibigan, hanggang sa susunod, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless everyone.